balitang-balita ngayon sa iba't ibang social media sites, pati na rin sa mga palabas sa telebisyon ang tungkol sa isang OFW'ng si Berhel na kakauwi lamang ng Pinas na tumulong sa isang pulubing nawawala sa kanya sarili. Natagpuan ni Berhel o Ber ang naturang pulubi na nangihingi ng pagkain sa isang bakery malapit sa kanyang bahay dito sa Pinas. Kaya naman inuwi niya ito, binihisan, pinakain at ngayon ay kinukupkop na parang kadugo. Talaga namang naaantig ang puso ng mga netizens sa ganda ng kalooban ng nasabing OFW. Kaya naman umani ito ngayon ng napakaraming papuri mula sa kanila. Naging instant sikat ang lalaki. Kaya naman maraming mga kilalang personalidad ang lumapit sa kanya upang alamin ang kwento sa likod ng kanyang pagtulong. Nagpaunlak naman si Berhel ng isa sa mga ito dahil may gusto siyang linawin sa tunay na dahilan kung bakit niya yun ginawa. So Berhel, sobrang sikat mo ngayon at napakaraming taong humahanga sa'yo dahil sa malasakit na pinakita mo sa matandang pulubing ito kahit na hindi mo naman siya kaano-ano. Anang ng interview noon kay Berhel. Oo nga po eh. Ang totoo po, nahiya nga po ko kapag tinatawag nila ako sa mga pangalang sa tingin ko naman ay hindi nararapat sa akin. Tulad ng isang bayani. Dahil hindi naman po totoo yun. Sa katunayan ay isa lamang po akong tao nagbabalik ng utang na loob sa siyang tunay na bayani sa buhay ko. Walang iba kundi ang pulubing tinulungan ko. Si Mang Telmo. Sagot naman ni Berhel. Nagad na mga nakapaghatid ng kalituhan sa kanyang kausap. Naguguluhan ako. Paano mo nasabing si Mang Telmo ang bayan sa buhay mo? Gayong siya nga ang tinulungan mo? Takang tanong nito sa kanya. Isa rin po kasi dating OFW si Mang Telmo. At nagkakilala kami doon sa ibang bansa. Doon po kasi nag-uumpisa pa lamang akong mamasukan sa abroad. Ay naloko po ako ng isang illegal recruiter. Kaya pagdating ko sa ibang bansa ay hindi ko alam kung saan ako pupunta. Natakot po ako noon na ipaalam na wala akong tunay na mga dokumento. Kaya naman ilang buwan akong nagpagalagala lang sa kalsada. Halos mawala na nga po ako ng ulirat dahil sa lamig, bukod pa sa gutom. Pero sa eksenang yun ay pumasok si Mang Telmo. Siya ang tumulong sa akin at nag-iisang nag-abot ng kanyang kamay upang ako ay makabangon sa pamamagitan ng pagkukup-kup sa akin habang tinutulungan niya akong lumapit sa mga ahensya ng gobyerno hanggang sa ako ay makauwi. Kwento pa ni Berhel habang matamang nakikinig naman ang kanyang kausap. Sa muli ko pong pagsubok sa pakikipagsapalaran sa abroad ay doon na ako sinuwerte. Sinubukan kong hanapin noon si Mang Telmo ngunit hindi ko na siya nakita. Hanggang sa mabalitaan ko na lang na umuwi na pala siya sa Pinas dahil nagkaroon siya ng problema sa ilang bansa at nawalan siya ng trabaho. Ayun pa sa nakalap kong impormasyon ay tinalikuran siya ng kanyang pamilya nang umuwi siyang walang dala para bang itinuring nila siyang basura. Lalo na nang unti-unting magkasakit si Mang Telmo sa kanyang pag-iisip dulot ng labis na problema. At ito na nga ang kinahinatnan niya ang maging isang palaboy sa kalsada. Nagpapasalamat na lang ako dahil tila ba pinagtagpo talaga kami muli ng tagdana upang maibalik ko sa kanya ang ginawa niya ang kabutihan sa akin noon. Ngayon, ang gusto ko lang ay siguruduhin ang kaligtasan at kabutihan ni Mang Telmo. Kahit pa ako na ang umako ng lahat ng pangangailangan niya, siya ang dapat na tawaging bayani ng mga tao at hindi ako. Dahil ako ay bunga lang ng isa sa mga ginawang kabutihan ni Mang Telmo. Nalaman ko kasi na hindi lang din ako ang tinulungan niya noon dahil marami kami. Matapos ikwento ni Berhel ang mga iyon sa kanyang kausap ay maluwa-luwa nitong tinapos ang kanilang isinasagawang interview. Ang mga nakapanood naman ng live stream na iyon ay hindi maiwasang maiyak sa naging kwentong buhay ni Mang Telmo at ni Berhel. Kaya naman lalong dumagsa ang mga taong gustong magpaabot ng tulong sa matanda. Iba talaga ang nagagawa ng pagtulong sa kapwa dahil babalik ito sa iyo sa panahong hindi mo inaasahan. Patunay doon ang muling pagtatagpo ng dating matulunging si Mang Telmo at ang tinulungan niyang si Berhel. Hindi rin nagtagal ay bumalik din sa dating kalagayan si Mang Telmo
dahil na rin sa pag-aaruga, pag-aalaga at paggupkop ni Berel. Maraming humanga at maraming sumubaybay sa buhay ng dalawa dahil talaga namang nakakaantig ang kanilang kwento. Nang magkameron na ng ulirat at natuto na muli si Mang Telmo, ay doon niya binalikan si Berel, nagpasalamat at tumatanaw ng utang na loob. Kahit pa man alam ni Berel na ang tunay na utang na loob ay kanyang natanggap mula kay Mang Telmo. Hindi ko akalain magkikita ulit tayo, Berel. Marami-marami salamat sa mga naitulong mo sa akin. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Alam kong hindi ko na alam noon ang gagawin ko. Pero dumating ka para iligtas ako. Totoong nasupresa ako sa pagbalik mo. Hindi ko inaasahang ang dati kong tinulungan. Ang siya ding tutulong sa akin ngayon. Tunay nga ang sinabi. Kapag nagbigay ka ng maliit, babalik ito sa iyo ng mas malaki. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Hindi niya ako pinabayaan. Dahil nananaytay pa rin ang kabutihan ng mga tao na kapaligid sa akin. Ang mga taong tinulungan ko noon, marami din nag-abot sa akin ng tulong. At alam ko at kilala ko sila. Sila din ang mga taong nabigyan ko noon ng ginawa sa buhay. Ngayong ako naman ang nasa baba, maraming salamat dahil patuloy niyo kong inaakay ulit, Pakiat. Maraming salamat sa iyo, Berel. Mahabang pagsasalita ng matandang si Mang Telmo. Walang anuman po, Mang Telmo. Sa totoo lang po, Mang Telmo, dapat po ako po ang magpasalamat sa inyo. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, eh hindi ko po mararating ang lahat ng ito. Hindi po ako makakausad sa aking buhay. Hindi po magiging maginawa ang pamilya ko. Kaya nagpapasalamat din po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po, Mang Telmo. Itinuturing ko na po kayong parang aking lolo. Mahal na mahal ko po kayo, Mang Telmo. At sa mga sandaling iyon, sa unang beses ay nagyakap ang dalawa ng mahinahon. Kaya naman mga kadagit, hanggang dito na lamang po muna ang ating kuwento. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod ulit, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ito ang Daddy TV. Nagpapaalam. Peace out. So once again, this is Dagit TV. Hindi ito isang kwento lamang, kundi ito ang magbabago ng pananaw mo sa buhay. Dagitin mo magandang aral ng buhay at lilipad ka na parang ibong matiwasay sa langit ng tagumpay. Samahan niyo kong muli sa susunod na video, mga kadagit.